Okay, ano pang announcement? Patuloy lang po tayo sa pag-attend. Okay? Masaya pa dito? Amen. Malulungkot pa kayo dito kung nandito kayo? Okay, yung mag-aaral ng ukulele, mamaya, anong oras po yun? Yeah, marami po tayong ukulele. Ilan yung ukulele natin dyan? Pabilang ako yun. Anim. Yung, kung meron anim na pwedeng... Dalawang batch po yun. First batch po, may second batch. Ah, may batches pala yun, ano? Sino yung first batch? Okay. Mamaya na lang, ano natin, announce natin mamaya. Okay? Ngayon, patuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay, tayo muna ay manalangin. Okay? Tayo po yung manalangin, tumayo po tayo. Tapos pumigit po tayo ng ating mga mata. Okay, tayo po yung manalangin. Tayo po tayo. Okay, manalangin tayo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, muli sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mga kabataan nandito, Panginoon. Buksan mo ang kanilang puso at isipan. Tanggapin, Panginoon, ang sinasabi ng Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, at muli na pagpapala sila sa amin. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, okay, ang kwento pa rin natin, nandun pa rin tayo, no? Magkakaroon tayo ng... Second yan. Buksan yung Bible. Patulungan sila. Yung kwento natin, may kita pa rin sa Book of Genesis, Chapter 24. Okay? Ano yung kwento natin doon? Ano yung inutos? Nautusan ka na ba? May tatandaan niyo pa ba yun? Ano yung inutos daw doon sa servant ni Abraham? Na si... Sinong, kanino mapapangasawa? Kay Isaac. Yung ano pangalan ng servant ni Abraham? Eliezer. Okay? Eliezer. Okay? Yan ang pangalan? Zara. Zara, patay na eh. Okay? Matay na sa Sarai. Pabigyan mo sa isang bigat. Anong kinatawin dito sa sabi? Awa ka niya. Pero ba eh? Pabigyan mo daw dito. Okay, buksan natin uli yung kwento sa Genesis chapter 24, verse 1, 2. Medyo mahaba ito, no? Mahaba yung kwento dito. Ulitin uli natin with feelings, no? To 67, kung yaw ng kakamali. May pwede yung dalawa. Okay, babasahin ko lang ng mabilisan. Okay, susunod kayo sa akin, ha? Okay, walang aantok eh. Pag inantok, tulog. Kasi magbabasa tayo, eh. Okay? Salita na lang. Ha? Salita. Okay? Okay, babalikan lang natin yung kwento. Okay? Okay, pakinggan nyo maigi yung kwento kasi napakaganda ng kwento. Tama? Kasi ito ngayon, ang side ngayon ng ating kwento, ito hindi tungkol dun sa inutusan. Tungkol sa pag-ibig. Okay? Paano kaya? Sino gusto mag-asawa dito? Hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon, pero gusto nyo mag-asawa. Yun ang ayaw mag-asawa. Hindi nyo pa kasi iniisip yan, pero pagka dumating kayo sa tamang edad, gusto nyo mag-asawa. Tama? Ayaw mag-asawa. Okay. Ngayon sa ngayon pa, hindi pa kayo, wala pa yan sa isip nyo. Pero, may darating ang panahon, may isip nyo na tatanda kayo, mamamatay si nanay at si tatay,
Sino na mga kasama nyo? Okay? Kapatid na lang. Ay, kapatid mo nag-asawa. Kawawa ka, mag-isa ka lang. Okay, lahat tayo. Okay, punta mo tayo sa mababaw. Sino yung may crush? Wala nga amin, siyempre. Okay, umamin. Okay, umamin. Honest yung umamin pag may crush. Okay, pag wala kang crush, okay lang. Okay? Wala pa, hindi pa yun nasa isip mo. Pero, di ba? Ba't ka nagka-crush? Anong nangyayari pag may crush ka? Gusto mo palagi siyang nakikita. Pag nasa school, gusto mo palagi pumunta sa school. No? Ang pasok niyo alas 6, alas 4, nasa school ka na. Madaling araw, gano'n. Ano ba yun? Okay? Gusto mo palagi siyang nakikita. Kahit na hindi mo naman siya pinapansin, hindi ka rin naman niya pinapansin, mo okay na sa'yo. Diba? Ganun lang yun kasi bata pa kayo. Pero, darating yung edad nyo, okay, magkakaroon kayo ng pamilya, tapos yung pamilya nyo, magkakaroon kayo, syempre, dalawa muna kayo, babae at saka lalaki, okay, ikakasal sila, magkakaroon sila ng pamilya, magkakaroon sila ng mga anak, masaya yun, di ba? It's like a cycle. Yun yung cycle ng buhay natin. Kasi pagka na-stop doon, wala na nag-asawa, ano mangyayari? Wala nang next generation. Wala nang next generation doon sa lagi nyo. Ang gaganda nyo pa naman, tapos ang pupogi nyo, tapos wala na. Sayang, di ba? Di ba? Galan, Jay? Gusto mo ba wala nang magkakaroon ng katulad mo, pogi? Di ba? Si Tato, wala na siyang magiging anak. Wala nang poging katulad ni Tato. Diba? Okay, wala nang magandang susunod kay ano, Andrea. Yeah. Lahat yung gusto natin. Ako, katulad ko, nagkaroon ako na mga anak. Si Ate Jimmy, si Ate Jana, si Johan, si Jared. Diba? Masaya. Diba? Masaya pag mas marami. Okay, tingnan ngayon natin on a different perspective, sa ibang side yung kwento na to. Kasi ang una natin, yung inutusan eh, di ba? Ang galing ng inutusan, di ba? Nung inutusan siya, anong ginawa niya? Sumunod. Okay? Siya ay naging honest. Kung ano yung inutos sa kanya, yun lang. Wala siyang dinagdag. Okay? Kasi siya ay handa. Nung inutusan siya, naghanda siya. Okay? Hindi lang inutusan kung anong, basta mautusan lang. Diba? Naghanda siya, ano yung kailangan? Pag inutusan ka bumili ng suka, anong kailangan mo dapat meron pa? Pambili, kung ano, pumunta ka ng asa, tumakbo ka agad, wala ka palang pambili, di balik ka uli. Diba? Dapat ikaw ay handa, ikaw ay honest, kung ano yung inutos sa'yo, yun lang. Okay? Pagka mahirap yung inutos sa'yo, anong kailangan mong gawin? Surrender na natin. Pag mahirap, yung inutos sa'yo, anong kailangan mong gawin? Manalangin, magtiwala sa Diyos. Ang hirap ng inutos sa kanya, maghahanap ng asawa doon sa anak ng amo niya. Diba? Si Abraham, paano ko hanap ng asawa? Okay? Madali ba yun? Hirap nun. Sino? Tapos, specific pa yung gusto ni Abraham. Gusto niya galing sa lahi niya. Ito pa, ngayon, wala pa naman dating ano, di ba? Finder, yung human finder, yung FB. Dahil sa FB, makikita mo na, yung crush ko, makikita mo sa'yo. Katype ko lang yung pangalan. Lalabos ka kagad yung crush mo, nakagad. Hindi. Saan kaya ako nakatira? Makikita mo sa Google. Kaya number nyo, makikita mo kagad lang. Di ba? Pagka naka-public yung profile niya. Di ba? Eh, panahon dati, walang ganun. Pupunta ka sa isang lugar, hindi mo pala kung saan siya nakatira. Di ba? Hirap nun para ka naghahanap ng karayom sa gitna ng bukid. Kita niyo yung bukid doon? Agis ka doon ang karayong tapos hanapin mo. Parang ganun yun. Ano yun? Pag kumahanapin doon. Kaya ang ginawa niya, siya ay nagtiwala
sa Diyos. Basahin natin, Abraham was old and well stricken in age, and the Lord had blessed Abraham. Pinayaman ng Panginoon si Abraham in all things. Okay? Sa panahon natin ngayon, paano natin masasabing mayaman? Maganda yung bahay, may sasakyan, may mga lupa, may kalabaw. Pwede ba yan? Mayaman ba yan? May maraming tupa, may maraming mga kambing. Okay, ganun, gaya kayaman si Abraham. Pinagpala siya ng lahat. Okay? And Abraham said unto his eldest servant of his house that rule over all that he put, I pray thee, thy hand under my thigh. Sabi doon, parang binigyan siya ng task. Inutusan siya. Okay? Ilagay daw yung kamay sa thigh ni Abraham. Ibig sabihin nun yan ay matinding usapan. Okay, sa panahon natin, ang equivalent niya, nagkakapirmahan kayo. Okay? Kunyari, nangutang ka sa isang tao para magkaroon ng hustisya. Kasi pag hindi mo yung binayaran, pwede kang ma-breach of contract. May kontrata. May pinag-usapan. Yung pagkakasal, may kontrata yon. Hindi lamang yung pumupunta sa isang bahay, kayo na ang dagad. Hindi ganun. Okay? Naglayas ka, pumunta ka lang dun sa kung saan ka sumama, yun na ba yun? Hindi yun ganun. Okay? Okay, tandaan nyo, hindi ganun ang pag-aasawa. Okay? Now, yan ay may kontrata, may pinipirmahan kayo dun, marami kayong pipirmahan. Pag bumili kayo ng bahay, ganun din. Ang dami yung pipirman, ganyang kakapal, oh. Sa pag-ibig, pipirma ka, ganyang kakapal. Pirma kayo, dalawa kayong mag-asawa. Mga 30 minutes kayong pumipirma, kasubakit yung kamay nyo. Kasi yun ay legal na dokumento. Panahon nila, wala pang ganun, kaya pinapahawak sa tay. Yun ay equivalent nun. Ibig sabihin, yan ay pagminiig. Yan ay kasunduan. Okay? Now, and I will make thee swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of Canaan. Kasi yung lugar nila masasama. Ganun lang kasimple. Ayaw ni Abraham kasi nakikita niya yung mga ugali ng mga tao dun. Okay? Saan mas magandang ugali? Yung mga nag-aaral o yung walang pinag-aralan? Madalas. Okay? Saan mas maganda? Doon sa mga nag-aaral kasi naturuan sila. Okay, meron naman mga hindi nakapag-aral, naturuan din. Kaso lang, madalas, no, pag yan ay lumaki sa kalye, batang Quiapo, ano kaya mangyayari sa batang Quiapo? Mapapabuti kaya ang buhay nun? Hindi kundi mag-aap, magsusuntukan, magganakaw. Yun yung pinapanood ngayon, yung pinapalabas ngayon. Yun ang batang Quiapo. Gusto nyo ba ng ganun? Okay, gusto mo bang mapangasawa? Kunyari, mapangasawa mo batang Quiapo? Hindi ko kumarapin. Okay, yun. Napakita lang nilang okay. Hindi yun okay. Okay, tirador yun. Pag sinabing tirador, magnanakaw. Okay? Nanggagansyo, nanloloko. Okay? Ayaw ni Abraham na ganun ang maging pamapangasawa ni Isaac. Kaya ang sabi ni Abraham, pumunta ka dun sa aking kindred, dun sa aking mga kamag-anak, hanapan mo ng asawa yung anak ko. Okay? And the servant said unto him, peradventure the woman will not be willing to follow me unto this land, must I needs bring thy son again to the land from whence you promised. Okay, pagka walang sumama sa akin, no? Kung mangyari man, walang sumama sa akin na babae na mapapangasawa ng anak mo sa inyong mga kapatid, alahin mo. Dadaling ko ba dun si Abraham? Sabi niya. Okay, sabi ni Isaac sa kanya. And Abraham said unto him, beware that thou bring not my son hither again. Huwag mo nang dalhin. Okay? The Lord God of heaven, which took me from my father's house and from the land of my kindred, and which spake unto me, and that swear unto me, saying, unto thy seed will I give this man.
He shall send his angel before thee, and thou shalt take a wife unto my son from thence. Galing. Tiwala ni Abraham, ano? Kasi mabuti yung kanyang intention. Pag mabuti ang intention mo, hinihingi mo sa Diyos, mabuti. Ibibigay yun ng Diyos sa'yo. Panginoon, gusto kong makatapos ng pag-aaral ko. Mabuti ba yun? Amen. Ibibigay ba ng Diyos yun sa atin? Amen. Posible hindi niya ibigay yun kasi mabuti yun. Panginoon, gusto ko pong maka-attend ng church. Mabuti ba yun? Ibibigay ba ng Panginoon sa iyo? Amen. Eh wala akong pamasahe, Panginoon. Makapunta kaya ako ng church? Amen. Kahit wala akong pamasahe, maglakad ka. Diba? May, pag may gusto ka, may paraan. Pag ayaw mo, may dahilan. Okay? Diba? Tama yun? Diba? Pag may outing, kahit wala kang ano, gising ka ng maaga nun. Diba? Sarap yun, outing eh. Pero pag sa hirap, no, ayoko na yan. Pag trabaho, minsan, no? Sa amin, pag Monday, no? Ang hirap-hirap pumasok kasi galing ka sa pahinga. No? Ang sarap ng pahinga mo ng Saturday, tapos Sunday. Tapos pagdating ng Monday, papasok ka ulit, rush hour. Ang traffic-traffic, ang hirap sumakay. Hindi ka makasakay ng ganun, ng mabilisan. Eh, patulog na lang kaya ako. O gawin mo ng paulit-ulit, mawawala ka ng trabaho. Kung nagbi-business ka, gawin mo yun ng paulit. Natama-tama, patulog mo naman. Wala nang bibili sa'yo. Kasi minsan, hinahanap ng tao kung nasaan ka. Lalo na pag maganda yung paninda mo, di ba? May tiwala ko sa paninda mo. Now, in that case. Okay? Nasaan na ako? Nasaan na ako? And if the woman will not be willing to follow thee, then thou shalt be clear from this oath. Okay? From my oath. Sabi doon ni Abraham, pag hindi talaga sumama sa'yo, wala na yung ating pinag-usapan. Clear ka na. Okay ka na. Okay? Hindi ano yun, hard requirement. Okay? Parang ganun. Hindi siya, kahit pamatay ka doon, basta hanapan mo ng asawa yung anak ko. Dapat mangyari yun. Hindi ganun si Abraham, di ba? Binigyan pa rin niya ng kalayaan yung servant niya. Kasi nga, mahirap yun. Hindi yun madali. Pero, nagtitiwala si Abraham. Okay? Now, nasaan ako? And the servant put his hand under the thigh of Abraham, his master, and swear to him concerning that matter. Okay, sa madaling salita. Okay, nagkasundo sila. May kasunduan. Si Abraham, inutusan niya si Eliezer, yung servant, na kuhanan ng mapapangasawa ang kanyang anak sa lugar ng kanyang mga kamag-anak, kindred. Okay? Ngayon, mahirap yun. Kaya nakiusap si Eliezer. Paano, Panginoon, pag hindi ko na, ano, wala akong nakuha o hindi sumama sa akin, dadalhin ko ba si Isaac doon uli? Hindi. Naniniwala ako sa Diyos. Papadalin niya ang kanyang anghel. Tutulungan ka, bibilyan ka ng asawa ng pan. Pero, pag hindi yun nangyari, pag hindi sumama sa iyong babae, napapangasawa ng anak ko, wala na tayong pinag-usapan. Clear ka na. Okay, yan ang usapan nila. And the servant took 10 camels. Konti ba yun? 10 camels yun. Ang panahon nila, parang van yun. Kasi yung camel, yun ang pinakamaraming nadadala. At marami siyang balayong nata-travel niya kasi meron siyang natural water sa likod. Kaya nga camel yun eh. Kasi yung likod nung pumudaw ng tubig, sabi sa science, di ba? Yung camel, pinakamalayo ang nadarating niya, marami siyang dala, no? Para siyang van. No? Ganun. 10 van. Imagine mo, pumunta sa bahay niyo, 10 van. Kanya rin ba natin yung pastor, di ba? 10 niyan, dala niya. Yaman nun, di ba? Uy, yung 10 van. Ganun ang dala ni servant, no? Equipped siya. Sobra-sobra. Okay? When departed for all the goods of his master, lahat ng mga meron sila.
Okay? Ano ba yung mga meron sila? Milk, honey, marami yan. Bread, spice, gold, silver, lahat yan, ano? Meron siya nun. Kompleto. Okay? Walang kukulangin. Okay? And he arose and went to Mesopotamia unto the city of Nahor, and he made his camel to kneel down without the city by the well of water at the time of the evening, even the time that the woman go out to draw water. Okay, kung meron pa 10 ban, maghahanap ka ng babae, sino nakakapanood nun? Yung gold digger, meron kang magandang sasakyan, di ba, nag-ano, di ba, nagkukunwari na nangihingi ng pera or gusgusin, tapos may kiusap sa babae, kay yung babae na sabihin lang, pwede bang ano, ganun, makipag-date sa'yo? Sabihin ng, ano, ng nagkukunwari. Tapos, ayaw yung babae. Tapos yung nagkukunwari, sasakay na ang magandang sasakyan. Ferrari, kunyari, or Lamborghini. Pag sakay niya, ganun, malapit sa kanya yung babae. Ba't lumalapit yung babae? Kasi mukhang pera. Paano pagka meron ka 10 van? Dala mo. Tapos maghahanap ka ng babae. Lahat ng babae pupunta sa iyo. Kasi mukhang pera eh. Kaya ang ginawa niya, doon siya sa labas ng city. No? Ginil down niya yung 10 van niya doon, yung camels. Tapos siya mismo naghanap ng babae to the well. Kasi yung mga babae masisipag, pumupunta sa well para mag-igib ng tubig. Okay? Alam niyo yung mga babaeng masisipag? Yung nagtatrabaho. Okay? Yung naghuhugas, naghuhukad ng pinggan, nagsasain, nagluluto, pag inutusan ng magulang. Yan ang mga gandang babae. Di ba? Pero pag tayong mga babae, mahahaba yung mga kukok, tapos may mga kulay, hindi naghuhugas ng pinggan yun. Yung mga puro anigibin, maganin yung ano. Yung mga maraba, yung labas yung pungkod. Crop top. Kala mo hindi madumi yung ano. Pag binaroon yun, meron yung ano, kulay itim. Pag mga amuyin, ang baho yun. Tatawa kayo, pero maraming ganun. Di ba? Maraming nagsusuot ng ganun. Kala mo, maganda. Hindi yun maganda. Okay? Mamaya pa, marami pa dito. Okay? Okay, saan daw niya pinunta? Doon sa mga, makakakita siya ng mga babaeng masisipag. Nag-draw ng water. Okay? Mahirap ba mag-draw ng water? Mahirap! Okay, mahirap mag-ano, mag-igib. Buti na nga alam, may tubig tayong ganyan, no? Diretso yung tubig dun sa, ano natin, drum natin. Paano pag wala kang tubig, mag-iigib ka? Okay? Kahit pag konti maliit yung ano mo, paulit-ulit ka naman mapunta dun. Pag malaki naman yung balde mo, mabigat naman. Ang hirap! Di ba? Pero yung sabihin yung mga babae na yun ay masisipag. Okay? Now, yan ang gusto ng Panginoon. Lalo tayong mga lalaki, ang dapat na piliin natin yung babae masisipag. Kaya mga babae, maganda na tayo ay maging masipag. Paano mo makikita ng babae ngayon masipag? Paano mo makikita ng babae ngayon masipag? Kahit lalaki, paano niyo malalaman na lalaki masipag? Nagastog. Tumipo ko. Paano pagka ano, may sakit sa kamay? Tumipo ko. No, paano pa madumi lang talaga? Alam, gulungwala ko na. Madumi rin yung tumipo. Okay, paano natin malalaman ngayon yung mga lalaki at saka babae masisipag? Hindi naman kayo nakapunta sa bahay nila. Nag-aaral. Yung mga lalaki at saka babae, masipag mag-aral. Yun yung nakikita mo palagi nasa school. Maganda yung grades. Meron pa na agad na pamantayan na yun ay masipag.
sipag ko. Kasi pag bulak-bulak yun, alam mo na. You know. No, hindi nag-aaral. Pag sa exam, hindi nag... Ang grades, palakol. Alam mo yung palakol? Seven. Ano, number yung palakol? Seven. Side of seven palagi. Masayang-masaya na pag naka 79. Okay? Yes. Yes. Sila pa ng grade ng 79? Well, kung may grades dito na may 79, dapat galingan natin magsipagdalo. Tama? Mag-aral, magbasa, sumunod sa teacher. Okay? Tatuntin lang natin yung mga tama, ha? Kasi ngayon, pag sinabi siya, pagpabakuna ka! Ikaw kung susundin yun, kasi mamamatay ka nun. Okay? Ang dami ngayon namamatay sa bakuna. Okay? Mga bata. Okay? Kung nakapagpabakuna na kayo, huwag na kayo uling magpabakuna. Yun ang dalangi natin. Okay? Now, in that case. So, behold, I stand here by the well of water, and the daughters of men of the city came out to draw water. Okay? Iminit niya yung mga babae na nag-draw ng water. Masisipag. Okay, and let it come to pass that the damsel to whom I shall say, let down thy pitcher and pray, I pray thee that I may drink, and she shall say, drink, and I will give thy camels drink also. Let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac. Galing! Okay, nanalangin siya. Okay, hirap kasi nun. Sino ba doon nang pwedeng mapangasawa ng ano ko? Nanalangin siya, sabi niya, Panginoon, kung sino yung babae na magpapainom sa akin ng tubig, tapos sasabihin niya na kukuhanan ko pa din yung tubig, yung mga camels mo. Siya na yung babae na binigay mo doon sa anak ng aking master na si Abraham, which is si Isaac. Yung pagiging ng panalangin, specific, di ba? Pag tayo ba nananalangin, specific? Okay, ngayon, hindi pa, no? Katulad yan, gusto kong makapangasawa, gusto ko, ang panalangin ko dati, Panginoon, bigyan mo akong mapangasawa na mabait, may takot sa iyo, may takot sa Diyos, no? Magiging anak, ina ng mga anak ko. Yun yung panalangin ko dati. Okay, salamat sa Panginoon. Inano ng Panginoon yun? Inupad ng Panginoon. Diba? Kasi nananalangin ako. Bata pa ako. Ngayon, panalangin ko na yun. Kayo ba? Okay lang bang manalangin? Kahit na ganyang edad pa kayo? Sa mapapangasawa nyo in the future? Yes! Siyempre! Okay, panalangin nyo yan, Panginoon. Bigyan mo ako ng lalaki masipag. May takot sa iyo. Kilala ka. Naglilingkod sa iyo. Okay? Masarap yun na nagkaroon ka ng asawa na may takot sa Diyos. Kasi kung may takot siya sa Diyos, may takot din siya sa iyo. Siyempre, mamahalin ka nun. Kung mahal niya ang Diyos, mamahalin ka niya lalo. Okay? Pag maganda ang relasyon niya sa Panginoon, ang horizontal relationship niya, maayos din. Okay? Madalas yan. Okay? Now, in that case, nasa na tayo. Okay, and it came to pass that the damsel, nasa na ako? 15. And it came to pass, before he had done speaking, okay, nagpipray siya sa Panginoon, that behold, Rebecca came out, who was born to Bethuel, the son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, with her pitcher upon her shoulder. And the damsel was very fair to look upon. Ang ganda! Okay? Nakita na kayo babaeng maganda? Di ba? Pag nakakita ka ng babaeng maganda, yung tayo pa lang. Yung magandang tignan. Fair to look at. Okay? Lahat ba tayo magaganda? Fair to look at ba tayo? Amen. Lalo na pag anak ka ng Panginoon. Okay? Guwapo ba tayo lahat? Amen! Tayo yung mga anak ng Panginoon. Okay? Ang tunay na ganda natin, hindi in an outward appearance, pero nasa puso natin at yun ay nag-radiant, lumalabas
yung tunay na ganda natin. Okay? Tunay na pogi natin. Tama? Okay. Masyadong mayabang. Okay? Masyadong confident. Okay? Humble lang. Pag alam mo na pogi ka, alam mo na yun. Hindi mo na kailangang ipagyabang. Kung alam mo na maganda ka, alam mo yun. Hindi mo kailangang ipagyabang. Sa mga nagtitiktok, pinagyayabang nila yung ganda nila, di ba? Nakakaano yun, di ba? Imbis na maganda ka na, lalo pa pag hindi naging maganda. Kung ano nung pinagagawa mo sa TikTok. No? Kung ano nung pinapakita mo dun. Kalandian. Okay? Sa mga lalaki, ano ba mga yabang? No? Ang dami dun, mga nagyayabang. Di ba? Niyayabang mo yung pera mo, niyayabang mo yung anong material na meron ka. Okay? Okay. A virgin neither had any man known her, and she went down to the well. Okay? Virgin. Virgin. Yun ba pangalan doon, di ba? Siya ay hindi pa nakipag-naid sa ibang lalaki. Okay? Tayo. Sino yung mga virgin dito? Lahat tayo. Sino ba yung di virgin dito? Ako, hindi ako virgin kasi may anak na ako. Sino yung mga virgin? Yung wala pa tayo, hindi pa tayo ng pag-niig. Okay, yan ay inyong, ano yan? Treasure. Iingatan nyo yan. Okay, huwag nyong ibibigay yan sa iba na hindi mo asawa. Babae ka man, lalaki ka man, hindi mo yun basta-basta ibibigay kung kani-kanino. Yan ibibigay mo lamang sa mapapangasawa mo. Okay? Pag naasawa mo na yun, ibibigay mo yun, yun ay regalo mo sa kanya. Okay, yan ang pinaka-the best na regalo mo sa pamapapangasawa mo. Okay, yung purity mo. Okay, pag nawala yan, wala ka ng magandang, pinaka-magandang regalo ibibigay sa kanya. Okay, mahalaga ba yun? Okay, mahalaga yun. Okay, nasa na tayo? Sabi dyan, and the servant ran to meet her and said, let me, I pray thee, drink a little water of thy pitcher. And she said, drink my lord, and she hasted. Okay? Anong hasted? Nagmamadali siya. No? So tayo, pagka minsan, inutusan tayo, wala tayong sense of urgency. Okay? Ano yung sense of urgency? Wala tayong hassle. Okay? Ano ito na? Ay, hindi ba yung namin kitang tubig? So. Parang wala akong kasigla-sigla. Eh si Rebecca, uy, ito po, yung tubig. Ay, papainumin pa rin po yung mga camels mo. Ilan yan? 10. Tignan natin kung ilan yung ano dito. Yan o, 200 liters daw yung iniinom ng camel. 200 liters? So, meron ka isang litro ng coke, 200 beses ka babalik doon sa isang camel pa lang. 2,000. Isang po yun. Ilan yun? 2,000 beses ka. Pagod ka na nung palug ka na siguro nun. Magatapos nun. Yun ang pinainom ni Rebecca. Hindi ko lang alam kung yun exactong tube. Pero ang dami nun. Okay? She hasted and let down her pitcher upon her hand and give him drink. Diba? And when she had done giving him drink, she said, I will draw water of thy camels also until they have done drinking. Hanggang sila ay matapos sa pag-inom. Okay? And she hasted and emptied her pitcher into the trough and ran again unto the well to draw water and draw for all his camels. Hindi lang isa, 10. And lakas uminom ng camel, galing sila sa travel, naubos na yung laman ng camel nun.
kung naubos na yung laman ng camel, iinom yun ng 200 liters. Isa pa lang yun. Isa po yun. Okay. Galing ng Panginoon, sinagot kagad yung panalangin ni Eliezer. And the man, wondering at her, held his peace. And we, whether the Lord had made this journey prosperous or not, siya'y nanahimik. Hindi siya agad nagbundi. Ikaw na! Ikaw na yun! Hindi siya agad nagbundi. Nanahimik lang siya. Tinitignan niya. Ino-observe niya kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Doon sa panalangin niya. Kaya minsan tayo, di ba? Pag nanalangin tayo, tapos nakikita natin parang nangyayari na yung panalangin natin. Parang natatahimik tayo. No, hindi pa nagsisingin sa atin, ay nangyari na, nakatapos na pala ako ng college. Nakatapos na pala ako ng junior high school. Nakatapos na pala ako ng elementary. Di ba? May graduation ko na pala. Di ba masaya yun, di ba? Pero, tayo ay nag-help lang ng peace. Tayo ay, dapat ay, ano lang, easy lang. Hindi tayo nagbubunyi. Hindi tayo parang si SpongeBob. Magka nagbubunyi. Okay? Nakita na ba kayo nagbubunyi na gano'n? Sa mga nagbabasket, may mga gano'n. Di ba? Nagyayabang. Okay? To meet whether the Lord had made this journey prosperous or not. And it came to pass, as the camel had done drinking, that the man took a golden earring of half a shekel weight and two braces for her hand of 10 shekels weight of gold. Binigyan niya na, nilagyan niya na ng ginto. No? Kita, alam mo, ano yung description ko doon? Parang kay Wonder Woman, di ba? Meron siya dito, ano, bracelet. Tapos meron siyang earring. Ang bigat. Mabigat yung shekels yun eh. Solidong ginto yun. Okay, kung mahal nun. Okay. And said, whose daughter art thou? Sa kanya lang tinanong kasi talagang namangha na siya eh. Bibihira yung babae na gagawa nun. No, papainumin ka ng tubig, tapos papainumin lahat ng tubig yung camels mo. Meron pa bang mga babaeng gagawa nun? May extra mile? May tunay na concern? May tunay na pag-ibig? May babae pa bang gagawa nun? Meron pa mga babae ng anak ng Diyos. Di ba? Tayo, ganun tayo. May tunay tayong pag-ibig. Ba tayo nandito? Wala lang. Kasi may tunay tayong pag-ibig. Gusto natin? Makilala ng ibang tao ang Panginoon. Kasi kung hindi nila makikilala ang Panginoon, lahat sila mapupunta sa impyerno. Okay? Dahil may tunay na pag-ibig sa kaluluwa. Okay. And it came to pass that the camel had the drinking tapos na and said, whose daughter thou art thou? Si kaninong anak ka? Tell me, I pray thee. Is there room in thy... Okay? Imbis mo, i-post mo sa Facebook, ikaw ay magpasalamat sa Diyos. Kasi Diyos ang nagbigay nun. Okay? Hindi tayo magyayabang. No? Anong post ang ano mo? This is my new car. My new house. Ito yung mga medals ko. Okay? Unahin mo, magpasalamat sa Diyos. Okay? Okay, siya hinagpasalam. Worship the Lord. And he said, blessed be the Lord God of my master Abraham, who hath not left destitute my master of his mercy and his truth. And being in the way, the Lord led me to the house of my master's brethren. And the damsel ran and told them of her mother's house these things. And Rebekah had a brother, and his name was Laban, and Laban ran out unto the man unto the man. Okay, pag may mga nangyari sa inyo, mga babae, anong, sino yung una nating pupuntahan para ikwento yun? Barkada!
kahit sa parkada. Kasi hindi naman ako naiintindihan ng nanay ko at saka ng tatay ko. Yan ba yun? Meron ba mga babae na gano'n? Marami sa panahon natin ngayon. No? Mas best friend pa nila yung sino man kesa sa kanilang pamilya. Okay? Ikaw, Alan, sino ang pinaka-best friend mo? Okay. Dapat kinakausap niyo yung mga magulang niyo kung ano nangyayari sa inyo. Okay? Sila yung unang dapat nakakaalam. Katulad nito, bigyan ka pa naman ng bracelet at saka ng hikaw na napakalalaki. Nagpainom pa lang naman ng kamelyo. Nagigib ka lang. Painom pa lang ng tubig, binigyan ka ng bracelet. Ito yung pagkakaasawa ka na agad. Yung mga asawa mong mayaman. Okay, spiritually and financially. Okay, yan o. So, ano daw ginawa niya? Run and told them of her mother's house these things. Sinabi niya sa magulang niya. Okay? Pag meron tayong problema, meron tayong kasayahan, sinong una nating tatawagin? Ang Diyos. Sumunod sa Diyos, sino? Pamilya natin, magulang natin. Okay? Huwag kayong magkwento sa iba. Okay? Huwag yung kwento nyo man, sana nauna doon sa pamilya nyo. Okay? It came to pass when he saw the earrings and bracelet upon his sister's hand, and when he heard the words of Rebekah, his sister, saying, thus spake the man unto me, that he came unto the man, and behold, he stood by the camel of the Lord. Okay, meron no? Sa buhay talaga may mga ano, Mario at saka Marites. Yung kapatid niya, Mario yun eh. Nilayban. Ganoon tayo, nagkwento lang sa Rebekah, tinignan niya, inano niya, in-assure niya. No? Siyempre, ganoon din tayo kung may mga kapatid tayo, nagkwento yung kapatid natin. I-ano natin? Kung totoo yung kwento niya, tama? Okay, i-verify nyo. Okay? Malay nyo, kapinpin brothers pala yun, puro joke lang. Ano yung kapinpin brothers? Yung puro kalokohan. Dino-joke yung mga kapatid. Okay? And the man came to the house and ungirded his camel and gave straw and provender for the camel's water to wash his feet and the man's feet that were with him. And there was set meat before him to eat, but he said, I will not eat until I have told my errand. Sabi ni servant, hindi ako kakain, kahit nagutom na ako, dapat masabi ko muna yung dapat kong sabihin. Kasi meron siyang inuto sa kanya. E kinuwento niya lang lahat ng inuto sa kanya ni Abraham. Okay? Tapos nalampasan na natin to. Okay? Yan na, in my master's house. Muna papunta doon siya ng pinapinakwento sa kanya, no? Sa 41, then shall thou be clear with his oath. Kinikwento pa niya. Saan pa to hanggang? Yan, nakita niya na si Rebecca. Sa 46, she made haste. 48, I bow down my head and worship the Lord. Lahat kinuwento niya. Hanggang sa pag-gubunin niya at pag-worship niya sa Panginoon. And bless the Lord God of my master Abraham, which hath led me in the right way to take my master's brother's daughter unto his son. Okay. Honest ba si Eliezer? Honest? May dinagdag ba siya dun sa kwento niya? Wala. Okay? Then ganun tayo. Dapat wala tayong idagdag. Wala tayong babawas. Okay? And now, if we will deal kindly and truly with my master, tell me. And if not, tell me. Okay? Hindi siya demanding. Hoy! Dahil binigyan ko na si Rebekah ng earrings at dapat sa akin na siya. Ito na yung buong kayamanan. Sa inyo na yan, akin na si Rebekah. Demanding ba siya? Hindi. Di ba nakikiusap siya eh? If not, tell me. Kung hindi naman, sabihin niyo sa akin. Okay? That I may turn to the right and to the left. Then Laban and Bethuel answered and said, the things proceeded from the Lord. Okay, naniniwala sila kasi totoo. Ang isang bagay na totoo, madaling paniwalaan. Ang
isang bagay na hindi totoo, hindi mo kaagad mapapaniwalaan kasi hindi nagpapantay-pantay yung kwento. Okay? Bakit kayo tinatanong? Kasi meron doong test. Tama? Pag tinanong ka, malalaman mo kaagad, no? O bakit ganun? Ano yun? Bakit ganun? Tapos magkakaiba-iba yung kwento mo? Ibig sabihin, hindi yung totoo. Okay? Madaling malaman ang hindi totoo. Okay? Tandaan nyo yun. Pag, lalo na pag matalino yung nagtatanong sa inyo. Okay? Kayo mga magulang nyo, pag tinatanong kayo nun, gusto lamang nilang magsabi kayo ng totoo. Pag sinabi mo yung katotohanan, wala na yung itatanong sa'yo. Sino nakabasag nito? Dahil pa eh, kasi may pusa, may pusa, takadaga, nag-rumble sila. Tapos nakisama yung butike. Natamaan ngayon ng langgaw yung nabasag. Sino dun? Di ba, malalaman mo kaagad kung nagsasabi ng totoo o kaya hindi totoo. Okay? Madaling malaman yun. Tatanungin ka lang na series of what and why, alam na agad yun. Madudraw yung katotohanan sa'yo na hindi ka nagsasabi ng totoo. Kasi iba-iba yung statement. Hindi dapat. Sana tayo. Okay, and the servant brought four jewels of silver and jewels of gold and raiment, mga damit. No, magaganda. Mahirap kasi gumawa dati ng damit. Tama? Wala pa dating ano, production line. No? Wala pa mga makina. No? Yung sinulid, para makuha mo yung sinulid, pag dikit-dikit-dikit, gaganda-ganda mo yung galing sa wool, no? Galing sa tupa, galing sa kung galing sa puno. Ano, yung damit natin na to, okay, madali na itong nagawa kasi may makina na, nagbibutong-butong na, pabilis lang. Nagiging tela yan. Pero bago dati, bago pa maging tela, bago pa mang kakulay yan, ang daming proseso para gawin yun. Paano yan naging kulay blue? Paano naging kulay green? Paano naging kulay pula? Paano naging kulay purple? Yung purple, yun ang pinakamahirap kasi kung sisisidin pa nila sa dagat yung nagbibigay ng kulay na purple sa damit. Pinakamaganda. Okay? Now, in that case, kaya ano yun eh? Royalty ng kulay ng purple at sa pagbong. Okay? Now, in that case, nasa na tayo? And said unto them, hinder me not, seeing the Lord hath prospered my way, send me away that I may go to my master. Okay? Gusto niya na agad, matapos na yung pinag-uutos sa kanya. No? Tingnan ngayon natin kung ano yung reaction ni Rebecca. Okay? And they called Rebecca and said unto her, wilt thou go with this man? Okay, ang bilis ng pagkakataon na yun, nagpainom lang siya ng isang estranghero, nagpainom siya ng mga camel, nilagyan siya ng bracelet, ng earrings, tapos pumunta na siya agad doon. Magkitiwala ka agad doon. Papakasal ka ng agad doon sa amo niya. Ano yun? Yung ding araw na yun? Handa ba si Rebecca sa tingin niyo? Is she ready? Yes! Handa siya! Kasi kung hindi ka handa, hindi ako kasama doon. Okay? Independent siya. Okay? Hindi siya dependent doon sa mga magulang niya. Nagtiwala si Rebecca. In this case, sa pamilya mo. Ganda na part ni Rebecca na ang bait na, ang sipag na, humble pa, may tiwala sa Panginoon. Kasi yung lumalabas doon sa servants mo, tungkol lahat sa Panginoon eh. Okay? And they sent away Rebecca, their sister, and her nurse, and Abraham's servant, and his men.
And they blessed Rebekah and said unto her, Thou art our sister, be thou the mother of thousands of millions, and let thy seed possess the gate of those which hate them. Tingnan niyo kung anong klaseng babae si Rebekah. Siya i-bless ng kanyang mga magulang. Ikaw, pag masamang anak ka, i-bless ka ba ng magulang mo? Eh, sige na, paalin nyo na yan para wala na kami problema dyan. Di ba? Si Alan J, tama nyo na yan para wala nang makulit dito. Wala nang ano dito, bully. Tama nyo na yan. Puntan nyo yan dun sa ano, Mindanao. Di ba? Si Rebecca, blinis siya. Ang blessing sa kanya, napakaganda. Be thou the mother of thousands of millions. Ikaw ay maging ina ng mga marami. Okay? Blessing dati ang marami. Pag marami kayo, blessing yun. Hanggang sa ngayon, blessing pa rin yun. Okay? Iniiba ng mga tao yan. Pag marami ka daw anak, problematika. Hindi. Pag nasa Panginoon ka, marami kang anak, pinagpala ka ng Panginoon. Okay? Yan, katulad niya, blessing yan. Yung bata na yan, di ba? Hindi natin alam kung anong magiging na yan si ano. Si Christine, si Pilo. Masayahin na kasi bata pa yan. Tayo, blessing tayo. Blessing tayo sa magulang natin. Isipin niyo, kayo pagpapala sa magulang niyo. Pero, pwede niyo piliin na kayo ay maging curse sa mga magulang niyo. Huwag kayong mag-aral. Huwag kayong sumunod sa mga magulang niyo. Okay? Imbis na mabuting anak kayo, sumunod kayo sa mga utos, huwag niyo sundin yung mga utos. Napakadali para hindi maging blessing sa ating mga pamilya. Napakadali lang. Bumarkada ka. Okay? Sa mga ano ngayon, mga kabataan ngayon, naku, ang daming ganun. Okay? Piliin mo yung barkada mo. Sino magiging barkada mo? Pumupunta sa church o hindi pumupunta sa church? Yung nakikinig ng salita ng Panginoon o yung hindi nakikinig ng salita ng Panginoon? Yung nagbabasa ng Biblia o hindi nagbabasa ng Biblia? Yung nananalangin o hindi nananalangin? Ang dali lang pumili. Di ba? Pero piliin mo bilang isang anak ng Diyos. Kung naligtas ka, piliin mo yung tama. Choose wisely. Vote wisely. Yeah. Piliin natin yung tama. Kung nagkamali ka na dati, huwag mo nang ulitin pa. Pumili ka ng tama. And Rebecca arose and her damsel, and they rode upon the camel and followed the men. And the servant took Rebecca and went his way. Okay, so masunurin pati si Rebecca. Masunurin siya, unang-una sa Diyos, pangalawa sa mga magulang niya. Now, in this case, naging masunurin siya doon sa servant. Nagtiwala siya kasi nakita niya na ito ay lingkod ng Diyos. Hindi ako mapapahamak dito pag ako sumunod dito. Kahit na kinukulit ako nito, inahatak ako doon minsan ni Mamean. This is Jamie. Kahit tinatamad ako, inahatak pa rin nila ako kasi gusto nilang mapapunta ka sa mabuti. Ngayon, choice na lang yun. Kung ayaw mo, di ba? Madali lang umayaw eh sa Panginoon. Pero ang maganda dito, si Rebecca ay sumunod sa Panginoon. Tingnan mo kung anong mangyayari kay Rebecca sa mga kwento na susunod pa. And Isaac came from the way of Lowell, Lahoroy, where he dwelt in the south country. And Isaac went out to meditate to the field at the eventide. And he lifted up his eyes and saw, and behold, the camel were coming. Okay, ano ginagawa ni Isaac? Mga lalaki, hinahanda ng Panginoon yung mga pangasawa natin. Anong gagawin natin? Pagpapakyut! Ganun ba gagawin mga lalaki? Magpapakyut na lang ako. Nagsalagi ka na sa salamin.
Pag may tumubo na ano dyan, parang nalungkot-lungkot mo na. Ganun ba? Anong ginagawa ni Isaac? Siya ay nagme-meditate. Siya ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Siya ay nakikinig. Naig sa Panginoon. Spiritual ang kanyang pinapa-iral, pinapagbuti niya. Okay? Ganun tayo. Habang naghihintay tayo sa hinanda sa atin ng Panginoon, mga kalalakihan, ganun din mga kababaihan, maging mabuti muna tayo. Ihanda natin yung ating mga sarili doon sa mapapangasawa natin sa anong paraan, paano mo ihahanda, makinig ka ng salita ng Panginoon. Amen. Ang Panginoon ang maglilinis sa atin. Okay? Now, in that case, natanong tayo. And Rebecca lifted up with his eyes, and when he saw Isaac, he lighted up of the camel. Putol ito, ya. Ano yung sumunod doon? Pabasa? Yung 45, 65. For she had said unto the servant, what man is this that walketh in the field with us? And the servant had said, it is my master. Therefore, she took a veil and covered herself. Okay, anong ginawa ni Rebecca? Ay, ito na yung mapapangasawa ko. Nagumal ba si Rebecca? Hindi, kinover niya yung sarili niya ng veil. Kaya pag kinakasal, bakit naka-cover ng veil? Kasi that represents what? Purity. Sad to say, no, yung mga kabataan ngayon, wala. Anong tawag doon? Bubadera. Sad to say, yun yung salita. Ang dami nung pinapakita kung ano man, kilikili nila, kung ano man, gusto nilang ipakita. Yung tunay na babae ng Diyos, nag-reveal. Tinatago natin yung dapat hindi makita. Okay? Di bakit tayo nakapalda? Kasi, ang sabi ng Panginoon, pag below, pag nakita yung time mo, itong time, nakita to, yan ay nakedness, kahubaran sa Diyos. Okay, kaya kayo, hindi pa kayo masyado naturuan, yan ay sinasabi ng Panginoon. Okay? Yung itong time natin ito, itong time na itong mula dito sa tulog natin, yan ang time natin. Pag yan ay na-expose, sabi ng Biblia, ubad tayo sa harapan ng Diyos. Okay? Yung mga uso ngayon, di ba? Short, short, shorts na shorts pa. Kaya nga short yun eh. Kasi nga mababa. Pero short pa sa kanila. Pagka tumuwad na ganun kita na dapat hindi makita. Mga lalaki ganun din. Short, shorts din. Ginagaya na yung mga babae ngayon. Sa basketball, ganun na rin. Hanggang dito lang yung shorts. Siyempre, pag tumalong ka nun, hindi dapat makita, makikita. Hello? Kukula. Okay? Yan ay kahubaran. Okay, yung mga tunay na anak ng Diyos, nanampalataya sa Panginoon, dapat hindi tayo hubad. Okay? Spiritually, hubad. Physically, hubad. Okay, ano yung spiritual na hubad? Wala kang alam. Hindi mo alam ang salita ng Panginoon. Meron pa lang kwento na ganun sa Biblia na kinanapan ng asawa tapos nagtiwala sa Diyos. Meron. Yan ay ang kwento ni Isaac at ni Rebecca. Mabuting babae si Rebecca, mabuting lalaki si Isaac. Pag binagsama sila, mabuting pamilya yung mabubuo nila. Hindi yung sirang pamilya yung nagbububugan. Sad to say, maraming ganun, di ba? Gusto nyo ba mapangasawa yung hinanda ng Panginoon sa inyo? Amen. Sino yung gusto mapangasawa na hinanda ng Panginoon sa kanila? Taas kamay! Basta ba, yung mga gusto magpangasawa yung ginanda ng Panginoon sa inyo. Salamat sa Panginoon, di ba? Si Miguel, di ba?
sarap makapangasawa na hinanda sa iyo. Lakambal. Kasi lang, malilito yata yung mapapangasawa. Huwag niyong ipaprank, ha? Okay. Sabi dito, sa Proverbs 16, verse 22. Proverbs 16, verse 22. Ano nga ba? O 18 yata. Tama, 18. 22. Sabi dyan, whoso findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor of the Lord. Sabi dyan, kung sino daw nakahanap ng babaeng mapapangasawa. Why? Find that a good thing. Nakahanap ka ng isang bagay na maganda. At nasa iyo ang pabor ng Panginoon. Hindi na gusto makapangasawa. Ganon din to, lalaki, babae. Hindi lang yung wife. Vice versa yan. Eh paano pag asawa mo? Hindi ka na sumusunod. Babae ka, hindi ka sumusunod sa asawa mo. Sa tingin mo, find it a good thing kaya yung asawa mo sa'yo? Okay? Baka find it a wall para ihumpog yung ulo niya daw. Okay? Ganun din, kapag asawa ka, hindi ka mahal. Laging galit sa'yo. Okay? Tanong mo kung bakit laging galit. Okay? O, ting, ano nga? Laging galit. Konting kibot lang, galit na agad. Tanungin mo, bakit ka ba laging galit? Mag-asawa kayo eh. Okay? Walang ibang makakapag-solve ng problem nyo. Tanungin nyo, isa't isa. Lambingin mo yung asawa mo eh, pag sumagot nyo. Okay? Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Sa mga pangasawa ng gano'n. Okay. Sabi dito sa, muli na natin ano, bakit pinahanap yung servant niya doon sa malayo pang lugar para lang makahanap ng asawa. Kasi itong ang prinsipyo ng Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians 6:14. Sabi dito, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Kung ikaw ay mananampalataya, sino yung mananampalataya dito? Nagtiwala sa Diyos, tinanggap niya ang Panginoong Jesus na kanyang tagapagligtas, ang Panginoon ang namatay para sa kanyang mga kasalanan. Yan ay anak ng Diyos. Yan ang tawag dyan ay believer. Mananampalataya. Sino mananampalataya dito? Taas kamay. Sabi ng Panginoon dito, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Huwag kang magiginiig sa hindi mananampalataya. Hindi, gwapo eh. Hindi, maganda talaga eh. Okay? And for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement at the temple of God with idols. For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them, and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them,
and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Anong sinasabi dyan? Mananampalataya ka na, gusto mo pa yung hindi mananampalataya? Hindi, gusto ko yung bad boy. Yung maglakad gano'n, tapos nakasigarilyo. Yo. Basta na. Nagbe-babe. Parang ano? Parang tambutso. Parang tambutso. Parang tambutso. Nakakita na kayo ng gano'n? Umuulok. Buti na, walang apoy eh. Okay? Gusto niyo ba yan, mga nagbe-babe? Yung mga nagbabastos? Eh, gusto ko yung medyo bastos, pero mabinoo. Hello? Okay? Ang gusto natin, yung anak din ng Panginoon. Believer, hindi unbeliever. Eh, huwag yun ang anuin, okay? Papainan kayo niyan. Ipapain sa inyo yung pinaka-the best ng kalaban. Ipapain yun sa inyo, pinakamaganda, pinakamabait, kala nyo lang. Pag nandun na kayo, wala na. Goodbye kayo. Okay? Naintindihan nyo ba? May natutunan ba tayo? Okay. Maganda ang salita ng Panginoon kasi yan ay maglilinis ng ating puso. Okay? Okay, sabi dito sa Genesis 2:24, last. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Okay, hindi na sila isa. Hindi sila magkahiwalay. Sila ay isang katawan. Okay, ano yung isang katawan? Hindi na kayo mapaghiwalay. Bakit kaya nasa bahay namin si Joan? Bakit kaya? Kasama ba yun? Bakit kaya nasa bahay ko yun? Saan na pupunta? Natanongin pa ako nun. Kasama ka na. Bakit kaya ganun? Kasi hindi kami isa. Ay, hindi kami dalawa. Kami iisa. Hindi na kami dalawa, one flesh kami. Di ba? Hindi pag lagi kang galit sa asawa mo, para ka bang isa nun? Hindi. Para kayong hiwalay nun. Okay? At the end of the day, mag-usap kayo bilang mag-asawa. Okay? Walang makasolve ng problema niyo kung hindi kayo lang yung dalawa. Okay? Tanda natin. Pag nagkaroon na kayo ng mga asawa, okay? Huwag niyong papalubugin yung araw na meron kayong tatluan. Kasi gagawa ang kalaban para lalo kayong magkagawa. Okay, tandaan niyo. Okay? Maganda nagkakausap kayo kasi isa lang naman kayo, hindi naman kayo. Sabi ng Panginoon niya, eh, therefore, shall a man leave his father and his mother, hindi na siya mama's boy, papa's boy, kung ano man, mama's girl, papa's girl, and shall cleave unto his wife, siya ay maikiniig, i-cleave. Sabi, hindi na yung maghihiwalay. And they shall be one flesh. Pag isa na lang ang flesh niya, maghihiwalay pa ba kayo nun? Nakita na kayo, ito kunyan, ito, flesh ko to, hiniwalay ko to, flesh ko pa ba to? Hindi na. Kasi hindi na nakadikit sa akin hindi. Nasirang kamay na yun. Di ba? Ibig sabihin, hindi kayo maghihiwalay. Kayo lang din ang makasolve ng problema nyo. Pagmahalan kayo, baka yun nga yung problema nyo lang. Okay? Nauna yung nasolve yun. Yung susunod ng mga problema nyo, mas masasolve nyo na. Kasi dalawa na kayo. Hindi kayo. Hindi kayo kanya-kanya. Okay? Tayo manalangin. Salamat sa Panginoon sa araw na to.
Okay? Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa araw na to. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala ng inyong kabutihan, Panginoon, kay Rebecca, kay Isaac, kay Abraham, kay Eliezer, Panginoon, sa mga kamag-anak ni Rebecca. Salamat, Panginoon, sa pagpong ito. Pinakita niyo kung gaano kayo kabuti, lalo na sa pagkahanap ng aming kawal sa ganitong edad, Panginoon, dalangin namin kayo po, Panginoon, maghanda ng aming mga mapapangasawa. Ihanda mo rin, Panginoon, kami, Panginoon, sa darating na araw. Pagbutihin namin, Panginoon, ang mga nagagawa namin sa panahon ngayon, mag-aaral, pagsunod sa mga aming mga magulang, Panginoon, maging mabuting anak mo sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. Salamat, Panginoon, muli sa hapon na to. Ingatan kami, Panginoon, sa aming pagsama ng salam, pag-iwahiwalay. Ganun din, Panginoon, pagpalayo, Panginoon, yung mga pagsasaluhan ng aming pagkain, magbigay ng kalakasan ito sa amin. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.